This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 1.2 meter na antas ng baha bunsod ng high tide naranasan sa Dagupan City. Sual Mayor Dong Kalugay, iginiit na magkaibigan lang sila ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Tatlong dam sa Hilagang Luzon, nagpapakawala ng tubig. At Bantay Abot Cave sa Pagudpud, Ilocos Norte, na Malabatanes ang ganda, ating dayuhin. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Basanto siya nga rin na imbaga mali, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Naranasan sa Dagupan City ang 1.2 meters na antas ng baha bunsod ng high tide. At kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay baha pa rin ang ilang kalsada at maging ang ilang kabahayan sa lungsod ng Dagupan bunsod pa rin ng high tide. Mag-aala 7 kaninang umaga, September 17, nang bahain ang bahagi ng Burgos Street sa Dagupan City dahil sa high tide. Binahari ng bahagi ng Rizal Street at A.B. Fernandez Avenue. Dahan-dahan ng usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng bahang ilang kabahayan sa lungsod. Sa Poblasyon Weste, 300 kabahayan ang apektado ng high tide na nagsimula praw kagabi. Upon checking ng aming mga barangay health workers at mga volunteers, pinag-stay po namin sila sa kanilang mga bahay muna dahil nga po iniiwasan din po natin ang mga possible waterborne illnesses or diseases. Hirap. Ang hirap ng kuan, ganitong sitwasyon. Lampas tuhod ang baha sa loob ng bahay ni Medina. Lahat ng kanilang gamit nasa ikalawang palapag na ng bahay. Ay, mahirap. Kasi lahat itataas po. Tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Ang ilang may-ari ng establishmento, naghanda ng sandbag sakaling tumaas pa ang baha. Ayon sa CDRRMO, 2 araw nang umaabot sa 1.2 meter ang tide level sa lungsod. Epekto raw ito ng habagat at bagyong Hiner. Apektado ng high tide ang mga barangay na malapit sa Pantal River. Kaya ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din na 2 hours bababa, just like kahapon din eh. Karaniwang nitatala ang peak ng high tide mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Panawagan ng CDRRMO sa publiko kung lulusong sa baha, magsuot ng bota upang makaiwas sa leptospirosis. Chris, sa ating pag-ikot sa ilang parts ng Dagupan City as of 4:30 p.m. ay meron pa ring baha bunsod ng high tide ang bahagi ng Mayombo, PNR Road, Lasip Chico, Pogo Grande at maging sa part o bahagi ng Galvan Street. At sa ngayon nga Chris ay nakakaranas naman ng bahagyang traffic build-up sa bahagi naman ng Perez Boulevard at maging sa may MH Del Pilar dahil pa rin yan sa ginagawang kalsada. At sa ngayon nga Chris ay mas maayos na yung lagay ng panahon kumpara kaninang tanghali na kung saan ay na-experience nga natin yung malakas na buhos ng ulan bunsod naman ni Bagyong Hiner. Sa ngayon kahit papaano ay mas maganda na yung lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Dagupan City. Chris? Jasmine, bukod sa mga apektadong motorista, kamusta naman sitwasyon ng mga negosyante na nakapwesto doon sa mga lugar na nagkaroon na ng road elevation o yung napataasan na ang kalsada? Nakatulong ba ito sa kanila? Chris, actually karamihan na sa mga negosyante na naapektuhan nga nung road elevation na project ng Department of Public Works and Highways or DPWH ay nakapag-adjust na rin or nakapag-elevate na rin ng kanilang mga pwesto. Konti na lamang Chris, yung mga hindi nakapag-adjust ng kanilang pwesto at sila nga yung mga, ito nga yung mga establishment actually na pinapasok ng tubig. Pero konting-konti na lamang yan Chris, kaya naman, well, malaking bagay for them na mataas na yung kalsada especially sa may bahay bahagi ng Arellano Street, A.B. Fernandez East at maging sa may
MH Del Pilar dahil kahit papaano nga ay actually wala nang baha sa mga parts na yun, Chris, at since elevated na nga yung kanilang mga establishment ay mas maganda na yung kita para sa kanila. So medyo may mga concerns na lang ngayon ay yung mga hindi pa nakapag-elevate, pero konting-konti na lamang yon, at ang kanilang ginagawa ay naglalagay na lamang ng mga sandbag sa harapan ng kanilang mga pwesto, Chris. Bukas naman kaya, Jasmine, sa forecast, gaano kataas ang inaasahang aabuti ng high tide? Sa tide forecast ng PAGASA na kanilang inilabas, bukas inaasahan na aabot sa 2.3 feet hanggang 3 feet yung tide level na ma-experience sa lungsod ng Dagupan. Yaan ay mag-start ng 8:30 ng umaga. Pinaka-peak ay 8:30 ng umaga hanggang 9:30 ng umaga. Kaya naman, syempre, panawagan pa rin, paalala pa rin sa ating mga kapuso kung sila ay may transaksyon sa lungsod ng Dagupan. Kahit po maganda na yung weather bukas, ay maghanda pa rin dahil nga sa inilabas na abiso ng PAGASA with regards naman doon sa tide forecast na meron pa rin pong high tide na ma-experience sa lungsod ng Dagupan bukas ng umaga, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Bagyong Jenner, bahagyang lumakas habang nasa West Philippine Sea at papalayo na sa ating bansa. Naritong report. Bahagyang lumakas ang Bagyong Jenner habang nasa West Philippine Sea at papalayo na sa bansa. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa northwestern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Huling namataan ang bagyo sa layong 255 kilometers west-northwest ng Baguio City. Kumikilos pa kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay nasa labas na ito ng PAR. Tuloy-tuloy naman ang paglapit ng bagyong ma-international name na Pulasan at posibleng nasa loob na ng PAR ngayong gabi rin o bukas ng umaga. Mag-abot man sa loob ng PAR o hindi, patuloy na palalakasin ng dalawang bagyo ang habagat. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa nakalipas na linggo sa Calasieu, Pangasinan, nangangamba sa posibleng muling pagbaha dahil sa Bagyong Jenner. Sundan sa report. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha sa Barangay Talibao, Calasieu, Pangasinan dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Enteng. Nangangamba ulit ang mga residente dahil sa banta ng Bagyong Jenner. Kaya hindi muna ibinababa ang kanilang mga gamit mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nangangamba ho kami na baka na naman tumaas. Adi, aakit na naman kami sa taas. Nangangamba kami. Oo, kasi baka bigla namang bumaha. Nakamonitor ang MDRRMO sa sitwasyon. Kung malakas ang buhos ng ulan, tataas din daw ang antas ng Marusay River. Yan po ang ang isa sa minomonitor, pinabantayan po natin, ma'am. And thankfully, mula po sa monitoring natin kahapon, bumaba actually yung level ng tubig sa ating Marusay River. As of 9 a.m. kanina, September 17, nasa 4.9 feet above normal level ang Marusay River. Kaya nakatutok ang MDRRMO sa 7 barangay na hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng baha. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pag-ulan, ipinagpasalamat naman ang mga magsasaka sa Lawag City para mapatubigan ang kanilang mga pananim. May ulat si Jeric Pasilyao. Nakaranas na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte. Bagamat katamtaman lang ang pag-ulan, apektado ang ilang motorista dahil madulas ang kalsada. Ipinagpasalamat naman ng mga magsasaka ang pag-ulan dahil nakakatulong ito sa mga pananim na palay na nasa flowering stage na. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Lawag City ngayong araw, September 17, dahil sa Bagyong Jenner. Base ito sa inilabas na public advisory ni Mayor Michael Marcos Quion. Ayon sa alkalde, may pasok sa opisina ng gobyerno at diskresyon naman sa pribadong sektor kung magdideklara sila ng walang pasok.
Suspendido pa rin ngayong araw, September 17, ang pasok sa lahat ng antas mula pribado at pampublikong paaralan sa probinsya ng Aurora. Bukod sa pasok ng mga estudyante, ay apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa mga bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan, makaraang pagbawalang pumalaot dahil sa bagyo. Naramdaman naman ang epekto ng bagyong Hiner sa bayan ng Adam sa Ilocos Norte kahapon. Simula kahapon ng umaga, nagkaroon na ng pag-ulan hanggang hapon. Samantala, naka-alerto pa rin ang Ilocos Norte Provincial Government sa posibleng epekto ng bagyong Hiner. Ayon sa PDRRMO, inabisuhan ng iba't ibang LGU para sa pagmonitor sa mga coastal barangay. Ang landslide-prone area sa Pagudpud ang isa sa mga binabantayan ng otoridad. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Monitoring ng otoridad sa presyo ng mga paninda sa Calasao Public Market, hinigpitan dahil sa umiiral na price freeze. Tutukan sa ulat ni CJ Turida. Umiiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Calasao, Pangasinan, kasunod ng pagkakadeklara ng state of calamity sa bayan dahil sa naging epekto ng habagat at nagdaang bagyong Enteng. Katuwang ang DTI, mahigpit ang monitoring ng market division sa presyo ng mga bilihin, kabilang na mga ibinebenta sa pamilihang bayan. Ma-sure natin na hindi mahirapan ang ating mga mamimili, ang ating mga kababayan, dahil nga nagpapatupad pa rin tayo ng price freeze. Tumatalima naman daw ang mga negosyante sa itinagdang presyo ng DTI. Kung ano po yung binigay nilang standard na presyo ng mga bilihin, yan din po sinusunod namin, sir. Samantala, tumaas ang presyo ng itlog sa pamilihan. Kung dati, mabibili sa 225 pesos ang kada tray ng X-ray small na itlog, mabibili na ito sa 240 pesos ngayon. Gayunman, bumaba naman daw ang presyo ng organic egg na mabibili sa 7.25 hanggang 8 pesos ang kada piraso. Depende sa size. Tapos ang pinakamura ngayon yung organic. Kulang ang supply tapos sa taas ng bilihin ng mga fridge. Nananatiling matatag ang presyo ng bigas sa pamilihan. Nasa 48 pesos ang kada kilo ng well-milled rice, habang naglalaro naman sa 50 hanggang 56 pesos ang kada kilo ng premium rice. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng inspeksyon ang Mangaldan MDRRMO sa Angalacan River kasabay ng paglalagay ng water level marker sa ilog. Naritong report. Nagsagawa ng inspeksyon ang mga kawanin ng MDRRMO sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagi ito ng paghahanda sa banta ng bagyong Hiner. Sa ngayon, nasa normal pa ang antas ng tubig sa ilog. Naglagay ng marker sa gilid ng dike upang may palatandaan ng mga residente sa antas nito. Bagamat normal pa ang antas, inabisuhan ng mga residente at iba pang nagpupunta sa ilog na iwasan munang maligo. Base sa napag-usapan namin sa sangguni ang bayan noon, hindi na po ipinagbabawal ang maligo pero niregulate. Pinapayagan silang maligo ngayon basta't hindi sila pupunta doon sa malalim na ipinagbabawal ng ating mga responders. Nagtalaga ng 25 bantay ilog responders upang matiyak na ligtas ang mga nagpupunta sa ilog. Nagkakaroon din ng reshuffle para alam ng bawat isa ang area na binabantayan ng 25 na yan. Sinusukat yung mga lalim ng tubig. Okay? So para alam ng mga nakadeploy doon kung ano yung area na dapat nilang ipagbawal na puntahan ng mga taong pumupunta sa Angalacan River para maligo. Dahil sa ganda ng lugar, nagiging favorite spot ng mga picnic goer ang Angalacan River. Sa akin kasi okay yun para sa kaligtasan ng mga tao din sa mga pumupunta dito. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, nag-umpisa ng makahuli ang mga mangingisda ng Blue Marlin sa Curimao, Ilocos Norte. Gaya nitong weekend, September 14, mahigit sa 30 kilong Blue Marlin ang nahuli ng isang mangingisda. Agad naman niya itong naibenta o ang sariwang isda na nagkakahalaga ng 400 pesos per kilo. Ayon sa mga residente, nag-umpisa ng maglabasa ng mga Blue Marlin ngayong bear months. Inaasahan daw na mas marami pa ang kanilang mahuli kapag lumakas ang hanging amihan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ilang dam ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Ayon sa PAGASA, 2 gates pa rin ang nakabukas at naglalabas ng tubig sa Magat Reservoir sa Isabela. Mahigit sa 186 meters ang water level sa Magat Dam. 2 gates din ang nakabukas sa Ambuklaw Reservoir, habang isang gate naman sa Binga Reservoir. Parehong nasa Benguet ang 2 nasabing dam. Samantala, ang ibang dam sa hilaga at gitnang Luzon nakapagtala ng pagtaas ng antas ng tubig, kabilang na ang Ipo Dam, Angat Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Pagdami ng mga namamalimos na badyaw sa Calasiao, Pangasinan, kapansin-pansin ngayong Burr Months. Silipin sa report. Nakaupo ang 2 batang ito sa gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Naghihintay ng pampasaherong jeep na kanilang sasampahan para makapanlimos sa mga pasahero. Habang nasa loob ng jeep, binibigyan daw ng sobre ang mga pasahero at doon ilalagay ang pera na ibabalik sa kanila. Labis itong ikinababahala ng mga tsuper. Huwag kayong humahabol kasi kawawa kami kung nagdisgrasya kayo. Kawawa kami mga driver, sagot namin kayo. Kuminsan, nagmumura pa sila. Ang isang batang ito sa isang fast food chain na kapwesto. Nilalapitan ang ilang customer para hingan ng pera. Kapansin-pansin daw ang pagdami ng bilang ng mga namamalimos na badyaw ngayong Burr Months. Mga dayo raw ang mga ito ayon sa Public Order and Safety Office. Makikipag-ugnayan daw ang poso sa MSWD para magsagawa ng operasyon kontra sa mga namamalimos sa lansangan. Parang child labor yung nangyayari doon eh. Inuutosan yung mga anak nila para kumita. Para sa mga magulang, nagiging baliktad. Supposed to be yung parents dapat yung magtrabaho para sa mga anak. Batid ng otoridad ang panganib ng street begging, hindi lang sa mga batang namamalimos, kundi pati na rin sa mga motorista at pedestrian. Base sa anti-mendicancy law, pinapatawan ng multa ang mga habitual mendicants. Nakiipag-usap kami sa kanila na sana huwag nilang hayaan magpalaboy-laboy doon, mamalimos, dahil mahirap kung sila pa po yung magiging maaksidente. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang mangingisda na nakatulog sa laot ang nasagip sa Curimao, Ilocos Norte kahapon, September 16. Inakala umanong may ibang nangyari sa mangingisda dahil nakahiga ito sa kanyang bangka, 5 nautical miles mula sa dalampasigan. Bigla umanong sumama ang panahon kahapon kaya agad na ipinaalam ito sa Coast Guard. Agad namang sumaklolo ang mga kasamahang mangingisda at doon na nakitang nakatulog lang pala ang mangingisda. Maaga raw pumalaot ang mga ito pero bumalik din dahil nga sa sama ng panahon. Sual, Pangasinan, Mayor Dong Kalugay humarap sa Senate hearing. Tutukan sa report. Sa pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Women kanina, itinanggi ni Sual, Pangasinan, Mayor Liseldo Kalugay na may relasyon sila ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa kabila ito ng mga iprinisinta ng mga senador na may mga larawan na may couple shirts pa umano ang dalawa, umaten sa victory party ng isa't isa at may suot pang campaign shirts. Mayroon ding ipinakita na nagbibigay umano ng bulaklak si Mayor Kalugay noong Valentine's Day kay Guo, pero ang paliwanag dito ni Mayor Kalugay ay marami naman daw siyang binibigyan ng bulaklak pag Valentine's Day. Itinanggi rin niya na meron silang mga negosyong magkasama. Iniimbestigahan ng Senado ang mga negosyo na tila pinagsamay yung pangalan nila kagaya na lang ng Alicel. Ipinakita ang mga resibo ng construction materials para sa pig farm ng pamilya ni Guo na nakapangalan kay Mayor Kalugay. Ang paliwanag ni Kalugay dito ay construction supplies kasi ang family business nila. Tumamag daw sa kanya si Guo para magtanong kung saan makakabili ng murang supplies. Hindi raw kilala ng tindahan si Guo, kaya sa kanya ipinangalan ang resibo. Sabi naman ni Senador Rizzo Hontiveros, mayroon siyang natanggap na impormasyon na sa isang property umano ni Mayor Kalugay nagtago si Guo bago tumakas palabas ng Pilipinas. Tinalakay rin kanina ang counter-affidavit ni Alice Guo na napanotaryo kahit wala na pala siya sa Pilipinas noon. Ang sabi ng sekretary ni Guo na si Kath Salazar ay tumawag daw si Guo para magbigay ng mga instructions sa kanya. Kabilang narito ay magpatulong na humanap ng notaryo sa executive assistant ni Mayor Kalugay. Ang kwento nitong si Salazar, ipinakuha ni Guo ang isang brown envelope na may pirmadong signature page sa bahay niya sa Bamban Tarlac. Isang pahina lang daw ito. Hindi raw alam ng staff ni Guo noon
kung nasa Pilipinas pa siya at wala rin naman daw sila sa posisyon para magtanong. Ang sabi ni Guo, pinirmahan niya yung signature page na yun bago siya umalis ng Pilipinas noong first week ng July. Tumanggi siyang sabihin kung sino yung naghanda nitong signature page pero abogado na raw ang naghanda ng iba pang mga pahina ng affidavit at inatas na lang yung signature page para ipanotaryo. Sabi ng abogado ni Guo, hindi nila personal na nakaharap si Alice noong panahong inihahanda nila ang counter affidavit. Sabi raw kasi ni Guo, may mga death threat na umano siya at pwede lang makipag-usap sa cellphone. Kaya hindi rin daw nila alam na nakalis na sila ng Pilipinas o kung nasaan siya. Pero si Senador Win Gatchalian, hindi kumbinsidong hindi alam ng mga abogado na aalis na si Alice sa Pilipinas kasi bakit daw may nakahandang signature page. Ang dagdag ni Senador Gatchalian, dapat kasuhan din ang notaryo na si Attorney Elmer Galicia dahil pinirmahan ang counter affidavit ni Guo kahit hindi naman talaga niya ito nakita. Tumangging magbigay ng pahayag si Attorney Galicia, sabi niya, he is invoking his right against self-incrimination. CJ Torida, One North, Central Luzon. Iron Dome ng Israel nakasabat ng rocket sa border ng Lebanon. Yan at iba pang Globalita sa report. Nakasabat ng mga rocket ang Iron Dome ng Israel malapit sa border nito sa Lebanon. Sinabi ng Defense Minister ng Israel na papalapit na ang pagtatapos ng diplomatic solution sa standoff sa Hezbollah. Ang pahayag ay ginawa sa pagbisita ng isang White House Special Envoy sa Israel upang talakayin ang krisis sa northern border kung saan matagal nang nagpapalitan ng missile attacks ang Israeli forces at pwersa ng Hezbollah. Sinabi naman ng Hezbollah na hindi ito naghahangad ng mas malawak na digmaan sa kasalukuyan, ngunit lalaban ito kung magsisimula ang Israel. Nakilala na ng mga otoridad sa Amerika ang isang lalaking nagtangkang pumatay kay dating US President Donald Trump sa kanyang golf course. Kinilala ang suspect na si Ryan Wesley Routh, 58 taong gulang at kinasuhan ng dalawang gun-related charges sa federal court. Ayon sa otoridad, si Routh ay mayroong dalawang conviction sa North Carolina. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Bantay about cave sa Pagudpud, Ilocos Norte, mistulang Batanes ang ganda. Silipin sa report. Patok na pasyalan ang Bantay about cave sa Pagudpud, Ilocos Norte, ang butas sa gitna ng maliit na bundok sa tabi ng dagat. Maaaring pasukin ng mga nais ng adventure. May rock formation din sa cave at masisilayan ng kulay asul na dagat. Ang Bantay about ay salitang Ilocano na ibig sabihin butas sa bundok. Dinarayo naman ang Madongan Dam sa Dingras, Ilocos Norte dahil sa kakaibang tanawin. Kitang-kita kasi ang mga berding bundok at mapapawaw pa sa Curtain Falls na dagdag atraksyon sa lugar. May tulay sa gitna ng ilog na pwedeng pwestuhan kung trip na magmuni-muni sa lugar. Magandang pasyalan ng dam ngayong tag-ulan dahil mas maraming tubig ang bumabagsak mula rito. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. 29 pesos per kilo na bigas o BBM rice inilunsad ng National Irrigation Administration sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Sudan sa report. Inilunsad ng pamahalaan ang 29 pesos per kilo na bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Nasa mahigit 1,500 na beneficiaries kabilang ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layunin ng programa na matulungan ang mga maghihirap na Pilipino para makabili ng murang bigas. Ang paglulunsad ng BBM rice sa lahat ng NIA regional offices sa buong bansa ay isang hudyat na naisakotuparan na natin ang bithiin ng bagong Pilipinas. At kami po sa Kongreso, kasama po natin ang ating mahal na Presidente, sumusunod natin sa vision niya, yung nakikita natin. Tama talaga yung ginagawa niya, kaya all out support kami sa kanya. Bukod sa murang bigas, madadagdagan din ang cropping season sa loob ng isang taon. Mula sa dalawa, magiging tatlo na ang cropping season dahil sa clustering na siyang makakadagdag sa ani at kita ng mga magsasaka. Sa National Irrigation Administration, ito pa yung makakadagdag because makakapag-irrigate na kami ng 3 cropping season. So, ang alam ko, marami pa tayong ginagawa. CJ Torida, One North, Central Luzon.
No sailing, no swimming at no fishing policy mahigpit na ipinatutupad sa Dagupan City. Tutukan sa report. Ilang araw nang hindi nakakapalawat si Mang Julius mula sa Barangay Bunuan, Gisat, Dagupan City. Alinsunod ito sa abiso ng CDRRMO na iwasan munang pumalaot dahil sa banta ng Bagyong Hiner. Kasi sa gilid lang naman yung may galaw-galaw man, pero opo. Pero sa bandang malayo-layo, medyo kalmado naman po. Simula pagkahapon, September 16, mahigpit nang ipinapatupad ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa baybayin ng lungsod. Mahigpit na nakamonitor ang CDRRMO. Yes po, nandiyan ang as of meeting natin with the Philippine Coast Guard, nakantabay din ang Philippine Coast Guard para i-monitor din itong pan natin. Buong umaga na makulimlim ang panahon sa Dagupan City, pero bandang alauna ng hapon, naranasan ang buhos ng ulan na epekto ng Bagyong Hiner. Kung susumahin, halos 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Dagupan City simula panuong kasagsagan ng Bagyong Enteng. Nakahelera lang ang kanilang bangka sa mataas na bahagi ng dalampasigan para hindi masira sa malalakas na hampas ng alon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, fertilizer ipinamahagi sa mahigit sa 2,200 na magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Namahagi ang Mangaldan Municipal Agriculture Office ng Pataba sa 2,282 na magsasaka sa bayan. Bahagi ito ng programang Fertilizer Discount Voucher Caravan and Distribution na ginanap ngayong araw, September 17 sa Farmers Training Center. Umabot sa 7,041,400 pesos ang halaga ng mga ipinamigay na pataba. 2 sakong pataba sa kada 1 hektaryang palayan ang natanggap ng bawat magsasaka. Ang pinamimigay natin ang nakasalukuyan ay galing sa Department of Agriculture na National Program ng RCEP, na ito po ay inaano sa ating mga magsasaka na ang bawat 1 hectare katumbas na amount ng fertilizer ay 3,400. Napapanahon daw pamamahagi ng pataba sa mga magsasaka. Malaking tulong din na mababawasan yung kanilang puhunan sa pagtatanim ng palay po. Wala pa naman daw nakikita ang Agriculture Office na problema sa patubig. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nakatanggap ng ayuda na nagkakahalaga na 5,000 pesos ang nasa 150 individuals na miyembro ng PWD o Persons with Disabilities sa Mangaldan, Pangasinan. Ang tulong pinansyal ay mula sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layon ang programa na magbigay tulong hindi lamang sa mga unemployed, kundi pati na rin sa mga empleyadong mababa ang sahod at sa mga vulnerable sector tulad ng mga persons with disabilities na maabutan ng tulong pinansyal. Pumabada ng career high na 28 points si Pau Javillonar upang pangunahan ang panalo ng Letran Knights kontra Arellano Chiefs 86-79. Nagdagdag pa ang graduating big man ng 8 rebounds, 2 steals at 2 blocks upang ihatid ang Knights sa 2nd panalo. Samantala, nananatiling winless ang Chiefs sa kanilang 3 laro. Bukas naman September 18, magsusukatan ng galing ang Perpetual Altas at Benil Blazers sa 1st laro. Habang magtatagisa naman ang JRU Heavy Bombers at San Sebastian Golden Stags sa 2nd game. Mapapanood ang mga laro live sa Heart of Asia. Mga kapuso, 99 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon.
maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.